Sa titulong, ang halaga ng katotohanan ng bagong tipan, isipin natin kung gaano magiging kahalaga sa kaharian ng langit ang Sabat, ang Paskwa, at ang iba't ibang mga kapistahang ipinagdiriwang natin ngayon. Sama-sama tayong maglaan ng oras para pagnilay-nilayan ito. Kung ipapangili natin ang Sabat, pagpapalain tayo, hindi ba? May nakakaalam ba sa halaga ng pagpapalang ito? Gaano man yung kalawak na buksan ang inyong mga bisig para ipahayag kung gaano kalaki ang pagpapala, hindi nyo lubusang matatantya ang halaga nito. Kalkulahin natin ito gamit ang mga termino para sa pera. Magkano ito, sa palagay nyo? Gaano kahalaga ang Sabat na ginagawa natin ang lahat ng pagsisikap na ipangili nito ng buong puso, kaluluwa, at isip natin? Hindi ba dapat na may dahilan para ipangili ng Sabat na ito sa kabila ng 10,000 hadlang, paninirang puri, at panlilibak? 10 bilyong dolyar kaya ang halaga nito. Paano naman kung 100 bilyong dolyar? Ano ang pagkatapos ng 100 bilyon? 1 trilyon. Ano ang mas malaki sa 1 trilyon? Kung sasabihin natin na, pag sinunod natin ang katotohanan ito, magkakahalaga ito ng 10,000 trilyong dolyar sa kaharian ng langit, magkakaroon tayo ng ideya kung gaano kalaki ang halaga ang katotohanan ito. Gayunman, ang halaga ng 1 trilyong dolyar sa lupang ito ay wala lang sa langit. Dahil napakalaki ng halaga nito, ang lahat ng banal ng sinaunang simbahan ay nagpanatili ng kanilang pananampalataya hanggang sa huli, kahit na sila ay naging pagkain para sa mga leon. Sinubukan nila itong ihatid sa atin na nabubuhay sa panahong ito. Ang halaga nito ay hindi maaaring mapalitan sa anumang unit. May ganito itong kalalim na kahulugan. Kaya ang Diyos ay gumawa ng bawat pagsisikap na ipagkaloob ang mahalagang bagong tipang ito sa kanyang mga anak, kahit sa halaga ng kanyang sariling buhay. Ito ay may ganito kalaking halaga sa espiritual na mundo. Tingnan natin ang 2 Corinthians chapter 4 verse 16. Kaya't kami ay hindi pinanghihinaan ng loob, bagamat ang aming panlabas na pagkatao ay nabubulok, ang aming panloob na pagkatao ay binabago sa araw-araw. Sapagkat inihahanda tayo nitong magaan, at panandali ang kapighatian para sa walang hanggan at di masukat na kaluwalhatian, sapagkat hindi kami tumitingin sa mga bagay na nakikita, kundi sa mga bagay na hindi nakikita. Sapagkat ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Sa pagtingin sa halaga ng Sabat at ng Paskwa sa espiritual na mundo, dapat nating pahalagahan ang bawat kapistahan at ang katotohanan ng bagong tipan. Kailangan nating isiping, nagsikap ang Diyos kahit hanggang sa kamatayan sa pagbuhos ng kanyang dugo, para ibigay ang katotohanan ito sa kanyang mga anak na pinakamamahal niya. Kailangan natin itong pagnilay-nilayan. Nililiwanagan tayo ng Biblia tungkol sa kahalagahan nito. Ang mga bagay na nakikita ay may katapusan, subalit ang mga bagay na hindi nakikita ay walang hanggan. Tunay na mapupuno ang Zion ng di mabilang na mahalagang kayamanan. Napakahalaga ng lahat. Ang lahat dito ay obra maestra, at walang anumang walang halaga.